Sa mga nangungunang balita ngayon sa Kampilan News, pagtutulungan ng 6ID at LGU ng Maitom, Sarangani Province at Palimbang Sultan Kudarat, pinagtibay. Kasundaluhan ng Bangsamoro Human Rights Commission at UNICEF nagsama para sa 2 araw na training workshop alang-alang sa mga kabataan ng BARM. AFP, PNP at Philippine Coast Guard nagpulong para sa paghahanda sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections. At kasundaluhan kasama ang local government unit na mahagi ng food packs sa mga residente ng Apatuan, Maguindanao del Sur. Magandang araw mga kakampi. Bumisita sa Sitio Tinib, Barangay Mindupok, Maitom, lalawigan ng Sarangani noong nakaraang weekend ang Division Commander ng 6th Infantry Division, si Kakampi Christine Gorman Cabaez, sa detalye. Naglaan ng oras si Major General Alex Rillera para sa pagbisitang ito upang masuri ang sitwasyon, partikular na patungkol sa pagtatatag ng Joint Peace Reconciliation Team o JPRT sa Sitio Badol, Barangay Mindupok, at para mapadali ang ligtas na pagbabalik ng mga displaced civilian sa kani-kanilang mga tirahan. Binibigyang diin ng aktibidad na ito ang pangako ng 38th Infantry Battalion at Armed Forces of the Philippines sa pagtatuguyod ng kapayapaan, kaayusan at pag-unlad ng socio-economic sa kanilang area of responsibility. Higit pa rito, nagkaroon ng karangalan si Major General Rillera na makilala ang alkalde ng Maitom na si Mayor Alexander Brian Reganit at ang alkalde ng Palimbang Sultan Kudarat, Mayor Jonimi Capina. Ang mga pagpupulong na ito ay lalong nagpatibay sa pagtutulungan ng AFP at mga local government units sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Naglilingkod sa Sambayanan, Kakampi sa Kapayapaan, Christine Gorman Cabaez, Kampilan News. Inilunsad ng AFP ang 2 araw na pagsasanay para sa kapakanan ng kabataan sa BARM. Isinagawa nitong Martes at Miyerkules ang workshop para mas kilalanin pa ang kapakanan ng mga kabataan ng BARM na dinaluhan ng mga low-up officers mula sa 6ID, 1ID at Philippine Marines. Pinangunahan ito ng Bangsamoro Human Rights Commission at ginanap naman sa Kampilan Lounge ng 6ID. Suportado din ito ng United Nations Children's Fund o UNICEF. Layunin ng sabing aktibidad ay para pag-ibayuhin ang mga nakasaad sa Republic Act 11188 o ang Children in Situation of Armed Conflict Law o CSAC Law, kasama na ang AFP Handling Protocols. Tinalakay din dito ang Child Rights Protection in Emergencies at Basic Human Rights mula sa UNICEF at BHRC. Itinayo po ang Bangsamoro Human Rights. We are mandated, of course, at Bangsamoro Human Rights Commission to promote and protect and fulfill the human rights of the Bangsamoro people. Not just in the Bangsamoro people, but even other fellow community na nasa loob ng Bangsamoro, even outside Bangsamoro Territory, ay mandated po kami magbigay ng mga ganitong training. This one will add to your toolbox, yung makukuha nyo dito, na child-friendly ang ating organization. Maybe sir, napansin nyo, meron namin child doon para sa mga bata. And we have put up a child mining facility also. So this is for your information that we have law to follow, not only local laws but also the national laws. And of course, we are a party to the United Nations. Anything na yun, ano dyan, sinusunod talaga natin. Abangan sa pagbabalik ng Kampilan News.
AFP, PNP at Philippine Coast Guard nagpulong para sa paghahanda sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections sa mga lugar na nasasakupan ng Joint Task Force Central at kasundaluhan kasama ang local government unit na mahagi ng food packs sa mga residente ng Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang detalye sa pagbabalik ng Kampila News, Kakampiyan. A reliable army, engaging in meaningful collaborations and strong partnerships. Serving sincerely and selflessly for the welfare of the Filipino nation. Army 126, strong, united, and reliable. A strong army, integrating combined arms capabilities, defending the country with grit and willpower. Army 126, strong, united, and reliable. A united army. Overcoming odds with resiliency. Employing synergy. Possessing a strong bond of camaraderie. Army at 126, strong, united, and reliable. AFP, PNP at Philippine Coast Guard nagpulong para sa paghahanda sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan elections sa mga lugar na nasasakupan ng Joint Task Force Central. Si Staff Sergeant Rosemay Bulahan sa detalye. Nagpulong ang Armed Forces of the Philippines, AFP, Philippine National Police, PNP, at Philippine Coast Guard, PCG, sa Bigkis Lahi Hall, Camp Brigadier General Salipada K. Pendaton, Parang Maguindanao del Norte, noong Hunyo 30, 2023. Ang isinagawang pagpupulong ay para talakayin ang mga paghahanda para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Gayon din ang security environment sa mga lugar na nasasakupan ng Police Regional Office Bar, 6th Infantry Kampilan Division, 1st Infantry Tabak Division, at 11th Infantry Alakdan Division ng Philippine Army at Philippine Coast Guard. Ang highlight ng naturang aktibidad ay ang mga produktibong talakayan ng mga kalahok hinggil sa mga kinakailangang hakbang sa pagtiyak ng maayos na electoral process. Higit pa rito, sinuri nila ang security landscape sa mga nabanggit na rehiyon upang matugunan ang anumang mga potential concerns na maaaring maganap sa panahon ng halalan. Si Major General Alex S. Rillera, Commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, ay nagpahayag ng kanyang lubos na pagtitiwala sa kahandaan ng mga tropa na epektibong pangasiwaan ang paparating na makabuluhang barangay at SK election. Ipinakita ng AFP, PNP at PCG ang kanilang buong pangako sa pagpapanatili ng isang ligtas at maayos na kapaligiran na magbibigay daan sa mga botante na gamitin ang kanilang karapatang bumoto nang walang anumang pangamba. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, Staff Sergeant Rosemay Bulahan, Kampila News. Kasundaluhan kasama ang local government unit na mahagi ng food packs sa mga residente ng Ampatuan, Maguindanao del Sur, si Kakampi Corporal John Mark De La Cruz ng 61st CMO Company para sa detalye. May kabuuang bilang na 2,153 na pamilya na residente ng Ampatuan, Maguindanao del Sur ang nakatanggap ng benepisyo. Nagkaroon ng relief supplies distribution sa bayan ng Ampatuan noong June 30, 2023.
dahil sa inisiyatibo ni Governor Bymiriam Sangki Mongondadato ng Maguindanao del Sur na makahingi ng tulong o ayuda galing sa DSWD-12 sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan ng Ampatuan Maguindanao del Sur. Sa pamumuno ni Honorable Mayor Bailia Sangki ay naglunsad ng food box distribution sa munisipalidad ng Ampatuan Maguindanao del Sur. Ang mga benepisyaryo ay ang mga pamilya na apektado ng baha sa munisipalidad ng Ampatuan, partikular sa Barangay Matagabong, Malatimon, Kapinpilan, Salman, Sanyag, Kamasi at Barangay Kauran. Sila ay nakapagtanggap ng food packs, naglalaman ng bigas at mga dilatang ulam. Sa panayam kay Honorable Bailia Sangki, Mayor ng nasabing bayan, siya ay nagpapasalamat sa suporta ng DSWD-12 at sa probinsya ng Maguindanao del Sur, lalong-lalo na sa kanilang mahal na gobernador, Bymiriam Sangki Mongondadato. Gusto ko magpasalamat sa ating mahal na gobernador, Bymiriam Sangki Mongondadato, sa binigay na tulong sa amin dito sa bayan ng Ampatuan, at saka sa DSWD-12, susuport sila sa amin dito. Kaya kami dito sa bayan ng Ampatuan ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong sa amin, lalo na sa ating mahal na gobernador. Samantala, tumulong din at nagbigay ng suporta ang mga kasundaluan mula sa 6 AMO Batalyon at 40 Infantry Batalyon sa pamamagitan ng manpower assistance at seguridad sa lugar. Gayon din ang ating mga kapulisan mula naman sa Ampatuan Municipal Police Station. Pinasasalamatan naman ng Local Government Unit ng Ampatuan Maguindanao del Sur ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na tumulong upang maging maayos at matagumpay na mailunsad ang nasabing programa. Naguulat mula dito sa Barangay Kapimpilan, Ampatuan Maguindanao del Sur, Sandigan ng Mamamayan, Kakampi sa Kapayapaan, Corporal John Mark B. de la Cruz, Kampilan News. Mga kakampi, inyong natunghayan ang Kampilan News. Mga mahalagang kaganapan sa Joint Task Force Central at 6th Infantry Division Philippine Army sa linggong ito. Mula rito sa himpilan ng Kampilan Division, ako ang inyong kakampi, Private Roland Ortiliano, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa Kapayapaan, Kampilan.